Hello guys, this is me, Master Joe. Kasama ko ngayon tong dalawang to. Si Enzo, tsaka si Reyler. Hello. So ngayon, maglalaro tayo ng Uno, pero hindi ito yung parang main purpose natin. Kaya lang tayo may Uno para may content. Pero ang ano natin pinaka-ano dito is yung about sa game. Sinabi mo yun. Bakit ang blunt mo masyado? Yun nga eh, parang ang harsh mo masyado. Content is content, pero you're too harsh on yourself. Whatever, basta yun eh. Pero eto nga, welcome sa behind the scenes ng Andi's Adventure 2. Hindi ito Andi's Adventure 2. So, we're trying here to not show the content of the map para hindi masyadong spoil yung ano yung mga level doon. Pero sisimulan natin tong story na to via clicking here. All right. Gumana na ba? Nasaan yung bakit ayaw gumana? Na-end na ba natin? Madana. Wait, did we end the game? Oh yeah, end game muna natin. Yan, na end game na. Cricket. Oh wait. Oh, there we go. That part. Yan, okay na. Let's start. Yeah, let's go. Yes. So, okay. Yeah, you go first. Oh, yeah, you first, Joe. First. Wala akong card lang, ya. Okay then. Sure. Back to you. Pero Wait, what? Back to you, Joe. Pero ito ha, pag-usapan natin 'tong yung mga level. Since itong mga dalawang to, sila yung gumawa ng level 1 at saka yung level 2. So simulan natin sa gumawa ng level 1. Ito, si Reyler. Ano ba yung idea mo nun yung ginagawa mo yung level 1? Para mag-suffer lang talaga yung tao. Grabe! Masyadong madali yung una eh. Masyado ba madali yung parkour nung una? Yeah. I mean, As one of the guys who tested it, medyo. Oh, okay. So, tapos ang ano pa nun, di ba, nagamit pa niya yung ano eh, yung totem. Yung totem of undying. Yeah. Isa yun sa mga na-cheese niya eh. He cheated. You cheated. You cheated. Wait, what? What? Wait, bakit mo pinick up yung card ko? Ewan ko! Hindi ko nga alam na pick up yung card mo eh, what the f***? Okay. So, I'll just use this then. So, yun lang talaga ang dahilan mo para na mag-suffer? Yep. Yeah, masyado nga madali yung una. Well, okay, so ikaw naman, Enzo, anong idea mo nung level 2? Honestly, napag-tripan ko lang siguro gumawa ng puzzle dahil nanonood ako ng Goblet of Fire nung ano, ginagawa ko yun. Yung ba talaga inspiration? Oh, Potterhead? Oh, as in Harry Potter and the Goblet of Fire, yung main idea ko nun, randomly. Yeah, nabanggit mo nga yun ang ginagawa mo yung level na yan. Yun nga eh. So, yung parang sa may yung parang dark forest yung maze na mismo. Oo, yung maze mismo doon. Oh. Oo. Yung pa yung parang sa gitna, parang may mananalo ka ng ano yung mapapanalunan mo doon? Imutan ko. Yung goblet mismo, yung Triwizard Cup. Oh, yeah. Yes, oo. Wala ako. But funnily enough, ang nangyari doon is well, I somehow messed that up. Joe, really? Nice. Joe, continue, thank you, Joe. Continue. Thank you, Joe. Much appreciated. Continue. Well, ayun. I think I just did something really random. To the point na... Ano lang? What? Siyempre, yung masasabihin ko baka mangyari is... Ma-spoil yung... Ano... yung fun parts ng maze na yon. So keep it vague as possible. Okay. Enjoy the Easter egg. Enjoy the Easter egg, yun na lang.
By the way, sobrang daming Easter egg yung nilagay ko doon. So, it's worth to find those Easter egg. Lalo na sa version na to. Worth it ba? Worth it ba yun? Sobrang stupid. Kaya nung iba. Wait lang, may nalagay na ba ako? Question lang. Wala pa, no? Wala ka pa nalagay. Wala pa. Okay, sure. I'll make one. Pero, hindi lang naman yung ano? Easter egg na parang sobrang... ganun eh, di ba? Marami naman Easter egg doon na sobrang... Basta quotation marks, Easter eggs. Easter eggs, yes. May mga Easter eggs doon na ano doon. Sobrang worth it to find na... Ewan ko ano na mangyayari sa utak ni Andy doon. So, yun na yun. And... sige, go. Yung pinaka nakakatawa para sa akin na Easter egg actually is yung... ano, it really has to go with the song na si Captain Sparkles ba ang kumanta ng Creeper? Yes. Try Hard yeah. Ninja featuring Captain Sparkles. Yeah, Try Hard Ninja yung kumanta pero si Sparkles yung gumawa ng song mismo. Yun, ano, basically related yun to that song. Wait, saan dun? Basta hindi na sabi ni Joe sa'yo eh, but when you see it, you'll get it, I think. Mm-hmm. And then when Andy send the DM. Nah. When Andy sees it, magigets niya din. Sana magets niya yung ano na yung parang. Oh, knowing how Andy thinks, I don't know really how Andy thinks actually, but how I assume she thinks about stuff. Magigets niya agad yun. Ang lucky ko dito and sa mga ano, change the color. And can someone change the color? This is getting annoying. O sige, pagbigyan na kita. Why? Wait, pwede ba mag-jump in dito? Hindi eh. Hindi pwede. What do you mean by jump in? Badly? Why is it green again? Jeez. Why? Nope. Okay, sige. Why? Pero, yung... I hate... Okay na yung level 2. I hate you guys. Ano masasabi niyo sa level 3? So, okay. Ako na yung gumawa ng level 3 tsaka yung level 4. Yung sa level 3, honestly, napapa-what the heck lang ako. Bakit mo yung sabi napapa-what the heck? Kasi, ano, parang... kasi ano? Like, how the hell do I do this? Well, it's a dungeon level, so... Yeah. Joe, don't give. No. The thing is, it's not. Oh, believe me, Reyler, that is barely a hint. Bear, I'm not a bear though. We said wala akong ano audio sa recording ko. Yo, tanong lang about the map. Oh. Yeah. Ano yung mga ano? Tingin mo kung ano yung reaction ng ni Andy and fans niya dito sa map. Tingin mo mag-enjoy sila. Si Andy, I'm sure enjoy. Hello? And a lot of rage. Baka kausapin na naman yung mga pusa niya doon. Katulad yung ginawa niya sa last video. Actually, tinatawag na lang niya yung mga pusa. Tapos napapakanta na lang na wala sa oras. Honestly, I would love to see that again. Honestly though, ang nangyari is that well, nakaka-mind break naman talaga actually yung first map. Kung titingnan mo siya in the sense na wait, it's my turn pala. Oh. Yeah. Like, mamaya na ako magre-record ulit because I messed it up. Okay lang. Sure. Ayun. Ay! Ah! Blat! Ah! Layan! Bagal nyo. Ah. Tingnan natin to. No. I just hope no one has a skip card. Please. Sana wag niyo ko skip. Yan, Joe. I-skip daw natin mind si Reyler. Mind games din.
Hey, please don't please no skip. Please don't make it yellow. Pero ano nga? Ano yung sasabihin mo pa, Enzo? Ano pa yung gusto mo pa sabihin? Oh, ano ba yung sabihin mo? Ano lang, parang during the first map, kasi diba tinest ko din siya at some point. Yes. Medyo ako napagod ako sa kakaisip dun sa first parkour, which Andy literally cheesed dahil nung totem of undying. Ah, yung ano, yung dropper? Yung dropper. Oh, yung dropper. So, medyo na inis ako dun. Parang, why the heck? Sana all hindi nag-restart nung tinesting yung map. Let's bring that back for the lulz. Yeah, hashtag nag-restart ang laptop ko. Fucking laptop ko. Pero, yun nga, yung isa sa mga... isa sa mga, ano ko, sa mga mali ko noong ano, nung ginawa ko yung map na yun, sobrang... parang sobrang kapos ako sa oras nun. Kasi ang original plan no is to release sa birthday ni Andy, which is hindi rin umabot, kaya pinlano ko i-release siya sa Satan's Eye, before Satan's Eye. Kaya, eh, nangyari nun, yung nakita ko lang na parang, yeah, gumagana na yung level, ganyan. Okay na yan, release na natin yan, parang ganyan yung nangyari. Walang masyadong bet. Sir, play a card! Ay, wait, ako na ba? Oo. Walang hindi ko napatin. Walang masyadong ano, walang masyadong deep test na nangyari doon, kumbaga. Kaya masyadong maraming mga error, mga cheese, mga bugs na saka hindi mo kasabay kang project na ginagawa nun. Oo, tapos may kasabay din pa akong project na ginagawa. Sobrang tambak talaga yung ano na yung panahon na yun. So, yung ano na, yung sabi ko, since medyo ano nga, medyo meh yung ano yung nangyari sa part 1. Although maganda naman yun, lalo na yung last level, salamat kay Reyler. Siya yung tumulong doon sa buong level 4 na yun doon sa part 1. Kaya natapos ng maaga yun and hindi siya na-delay na masyado. Yun nga lang, maraming mga nangyaring cheese katulad yung ano, yung sa ano, yung sa totem. Totem of Undying, nakukuha doon sa bahay ni PewDiePie. So ngayon, ang ginawa ko ngayon is, ano, sabi ko, pagdating ng second map, babawi ako sa lahat. Una ka lang! Hindi ko napindot. Hindi ko din napindot eh. So, oh yeah! Oh wow! Wow. Ah, my bad, my bad. GG bro. Oh yeah! GG. Restart. Alright, so, yeah. Yun nga, sabi ko, pagdating ng second game, aayusin ko na to, tapos make sure, gagawin ko, make sure talaga na walang cheese, at walang mangyayaring para mga, parang totem of dying, tapos dadayain yung level, so, yun. So, kaya ang ginawa ko ngayon, what? Okay. Ngayong ano na to, ngayong map na to, habang binibuild ko to, meron ako mga beta testers, which is kayong dalawa, tapos si Lords, yung isa sa mga beta tester ko rin, tapos si Miso, kasama rin sa beta tester. So, your turn, Joe. Oh, kaya, ano talaga, minimake sure ko talaga, na sa lahat ng beta tester, kasi different beta tester, different perspective, different yung style ng gameplay nila, kaya... malalaman ko kung meron bang mga naging cheese, meron pang mga bugs, or anything like that. So, parang mas prepared ako ngayon. Kaya humanda ka, Andy. Walang cheese. Tsaka wala ka ng time constraint. Tsaka wala ka ng time constraint. Hindi tulad last time. Wala na akong time constraint. Masyadong mahaba yung panahon ko ngayon. Thankfully, masyadong mahaba. Lalo na ngayon, na time ng bahay. Bahay-bahay zone lahat. So, yeah, I know, Reyler, it's my turn. Nag-iikot lang ako because I don't really know what to do. I just fixed my audio finally. So, yun nga.
sa panahon ng ano, ng panahon ng quarantine ngayon, ang dami kong natutunan sa Minecraft ngayon, lalo na sa 1.16. Dami kong natutunan. Wow, big brain. Sobrang big brain na talaga. Pwede lang sa redstone, ayoko pa rin ng redstone dahil pusang galang redstone, hindi ko maintindihan. Mas pinalitan pa yung redstone ngayon, nakakainis. So, yun nga. Sa sobrang dami ko ng knowledge sa Minecraft, so why not ano, i-apply lahat ng knowledge niya doon sa second map na ginagawa ko ngayon para kay Andy, para mahirapan naman siya kahit pa paano. Kahit pa paano. Pero sulit yung paghihirap na yun. Sulit. Sobrang fun niya gawin actually. Sobrang fun yun. Lalo na may death counter. Alright. Tingnan natin kung gaano. Oo, may death counter. Tapos good luck na lang dun sa first part. Yung nga lang. Wait. First part. What? First part pa nga lang. Hindi ko nga alam kung gaano na siya magtatagal dun eh. Kaya kasi, honestly, nagtataka din ako anong mangyayari dun sa first part. At kung gaano katagal siya dun. Kasi hindi matatago ni Andy kung ilang beses siya namatay dun sa first part pa lang. Hindi niya matatago yun dahil may death counter na. Malalaman ko kung ilang beses yan namatay yan. I have my respect pag na-clear niya yung first part na walang deaths. That's a GG. Lahat ng vote ko, zero deaths is impossible in that, honestly. Oo nga. Pag nagawa niya yun. Mag na natin sabihin kung possible ba ng zero death niya o hindi. Mag natin sabihin yun. I mean, so, ano man sabi niyo sa ano na 'yon, sa sabihin natin doon sa may ano? Kaduluhan ng game, kaduluhan ng game. Easter eggs. Huwag mo nabanggitin yung Easter eggs. Maraming Easter eggs. Basta it has something to do with doors. Doors. Yeah, doors. Dora, 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 Dora the Explorer. Dora! I mean, you really have to Dora to find them Easter eggs, though. Exactly, that's what my reference was about. Hmm, really? Yeah. Pero, ito. So, baka nagtataka tong si Andy ngayon, bakit for all the reason, bakit bigla na lang may story behind something like that. Bakit bigla may story tong laro na to, itong game na to? So, ano nun, ang original plan talaga, make a hardest level of all. Yun lang talaga yung plano eh. Yun lang talaga yung plano kasi yun lang ba talaga? Guys, think about it. We're testing everything and then tayo napapaiyak sa inis din sa laro. So basically, yun lang talaga yung plano talaga is pahirapan lang si Andy dahil na-cheese niya yung part 1 eh. Pero, ayun nga. Yung nag-i-scroll ako ng Facebook. And then, for some reason, yung araw na yun, bakit ko naisipan mag-scroll down doon sa pinaka-lumang year, yung mga K-pop era ko, mga mahilig pa ako sa K-pop na ngaya. Tapos, K-popper. Oo. Oh, K-pop is fine, excuse me. And that's hello, coming from... God. You must not know me well. No, I know you're a strong ass K-pop guy, man. Tapos, yun nga. That's what I thought. Yes, napindot ko. Not on my watch. Mali na press ko, nakakainis. Yes. Not on my watch. I pressed inventory instead of chat. Good job. Nice. Okay. Sige. Pero ayun nga. Ka-scroll down ko doon sa Facebook. Nakita ko yung parang dati kong profile picture ng mga panahon na nasa bad situation ako. Sabihin na natin ganun. Oh, yun. Uno. Okay. Yikes. Pambilis ng kamay mo. Yun, sabi natin nasa... Change it to red. Oh, wait. Nasa bad... It is red. Ano ba sa tingin mong kulay yan? Red yan, boy. No. Change it to red. Ikaw yung mag-draw ng card, boy. My bad. Wow! Okay.
Okay, sige, kanya na. A plus. Okay, good job. Nice. Yeah. We still friends after this. Back to dun sa kwento ni Joe. Ayun nga, so kay scroll down ko, nakita ko yung parang profile picture ko dati na medyo not on the good situation ako na parang the D word. Ayoko sabihin yung buong word na yun. Baka ano yung YouTube, something like that. Oh, yeah. It's very kasi. Very sensitive, kumbaga. Yeah, let's not talk about that. Mga panon, ganun ako. So, yeah. Profile picture ako na kung saan parang yung it's all about my alternate self. Yung alternate reality ko. Tapos, yun yung doon ako naglalabas ng mga sama ng loob, yung mga those stuff. Mga masasamang words. Yes, yung mga pretty much it, actually. Yeah. Kaya, yung ano na yun, yung nakita ko yun, wait, buhayin ko nga tong ulit tong character na to, pero not in persona. Pero not as what I am right now, yung parang happy, joyful na ano. Hindi na ako ganun katulad ng dati. Gusto ko lang ibalik to, parang meron bang more character involved dun sa story na yun. Parang gusto kong buhayin ulit yung story na yun. So, yun ang ginawa ko. So, I bring that character, hindi ko sasabihin kasi yung character na yun. Wait, how the hell did I get 4 cards? Because I draw wild. Because I draw blue eyes, white dragon. This is Uno. Blue eyes, ultimate dragon. Pero yun nga, I want to cooperate more story do sa ginagawa ko. So ayun, yun ang naisipan ko. Ano bang magandang story dito? Yun. So what if subukan ko nga i-add tong character na to and then tinanong ko sa inyo kung okay ba i-singit tong character na to. Ganito yung story ng character na yon, ganyan siya nung panahon na yon, ganyan tapos naging ganito siya. And then nag-agree naman kayo na okay naman kayo sa story na yon, di ba? Yeah. So yeah. Nag-agree naman kayo tapos yun, ginawa ko na story. And then ayun, so may story involved na siya. Ganun nangyari dun. So I just want to cooperate some storylines and some lore, kumbaga. Heavily inspired by FNAF VR, Final Fantasy Freddy's VR. So there you are. Eh, ito lang Easter egg, kumbaga to. Wow, oh my god, pumiyok ako dun. Oh yeah. Nice. Easter egg, kumbaga, is I always come back. I mean, nasa teaser din yun, so yeah. Oof. So by the way, yung mga voice na narinig mo doon, mga jumpscare voices, thank you dito kay Enzo. Salamat sa kanya. Well, you're welcome. And funnily enough, yung mga voiceover na yun, ginagawa ko yun habang nasa trabaho. Ayun yun. Since work from home. At least work from home. Walang nakakarinig sa yung ibang mga ka-workmate mo. Yeah, exactly. But still, I don't know. It's fun, I guess. It's fine. But still, I don't know. Fine is a relative term. Yeah. Pero ano? Hashtag I'm fine. Pero, hashtag edgelord. Pero during that recording, ah, yung I will always come back na yun, ah. Resemblance na, sobrang resemblance mo yung boses ni William Afton. Yung sa may, ano, sa may, what? Ano? Paano? Ano? Which one yung paano? Yung nagkaroon ka ng dalawang cards o nagawa ko yung recording na ganun? Nagkaroon ako ng dalawang cards, what the frick? Well, ginantehan lang kita, Joe. How the turntables have turned. Okay, so yun nga. What? What? Ano? Question mark? What? Nani? What the
What the frick did you say? What? By Don't way, mind what I said. Focus on the game. Yeah. I mean, the thing. Sobrang that broke me. Sobrang resemblance nung bosses mo yung sinabi mo. Mind break. Medyo. Kay William Afton. That's not never mind. Yung ano, ang specific na binigay ko lang sa yung instruction is say I will always come back in deep evil voice. And then you just like go William Afton. Like wow. Eh, siguro kasi ano, yun din yung naging idea of the phrase I always come back sa culture ngayon because of FNAF. Like, it has become deeply rooted in our cultural meme psyche. Wow, sorry, medyo naging malalim yun. That's what she said. Go for f**k's sake. Hey, I thought I was swearing. So what? It's me. It's not you. I don't swear the other words. Oh, I see. But yun nga, it was just already in our psyche na the term I always come back is William Afton. Basically kasi dahil yun yung parang pinaka parang yung parang basic line niya sa FNAF. Exactly. Back, Kaya, yeah, so thank you sa'yo ang that voice. How's your vocal though? Yung ginawa mo yun? Ah, wala, normal. Kahit ngayon, gawin ko ngayon. I always come back. Edgelord. Randomly, kaya kong gawin yun. Like, I have a crazy vocal range. Yeah, I have a crazy vocal range kasi. Hanggang saan yung vocal range mo? Sample. Masisira yung recording, excuse me. let's not do that. Yeah, that's okay. Pero sabihin mo lang yung parang hanggang saan yung kaya ng vocal range mo. Siguro kung with vocalization and practice, parang si Patrick Stump ng Fall Out Boy or si Brendon Urie ng Panic at the Disco. Damn. Ang ganda niyang kaya. Wow. Oh. Di ba nag-hurt yung parang vocal box mo or something? No, not at all. Lower notes though. Doon ako nahihirapan actually sa lower notes eh. Ayun, hanggang saan yung capability mo ng lower vocal? Kasi lower vocal yung ginawa mo sa I Will Always Come Back eh. Ayan, kaya kong mas mababa ng konti dun sa recording. Oh. However, it's gonna be a little bit painful din. How painful? Like, I won't be able to talk for the next 2 days, painful. Ooh, ow. So, sa overall ng game ito, ano masasabi nyo bilang beta tester? Ikaw, Enzo. I can't wait for Andy to play the game, honestly, kasi the time and effort na nangyari, especially by Yujo, sobrang dedicated mo. Oh, actually, sobrang dedicated mo. And how about you, Reyler? Naantay ko lang yung mga maglalaro ng first level. I hope you guys suffer. What a freaking great message. I hope you suffer. Wow. Wow, great. Yes, suffer. I have a question for Reyler though. Okay. Go, shoot. What's gonna be the reaction of the people for the next map? That'll be a secret for now. Oh yeah. No, give something without spoilers. Good luck. Okay. Good enough. Yeah. Big brain. Okay, so lastly. I mean, you gotta keep it vaguely as possible so to not spoil the next map. Yeah, tama naman, yes. So, lastly,
what is your message for MNL48 Andi, ikaw, Enzo? Kay Andi, let's just say that not because of the memes that you have a following. You have a following because people can relate to you in the most random of ways, because you're true to yourself. Memer. No, besides being a memer, kasi ang memes naman come from like society itself. So sometimes the ideas, sometimes the ideas of memes have a deeper meaning, and si Andi just breaks the fourth wall sometimes with the memes, so it's so really fun. Yun. How about you, Reyler? Message to para sa lahat, hindi lang para kay Andi. Okay. Mag-iingat po tayo, lagi po tayo maghugas ng kamay dahil sa yun lang. Alright, and there we go, Joy is demonetized. Way to demonetize my freaking channel. Wow, thank you. You can beep that part out. Eto, para kay Andi. I hope you enjoy the map. Buti naman turn ko na, salamat. Kanina pa rin skip yung turn mo. Thank you sa paglaro ng adventure map ko, and I hope you enjoyed it, and so much dedication went into this map, lalo na sa ano na to. Talagang ma-enjoy mo rin to dahil all the work that I put here sa map na to, like, it's so much work na hindi ko alam kung ano nangyari sa akin, like, sobrang big brain ko na talaga, as in nag-expand na yung brain ko. May tanong ako daw. Ano yan? This is since we're all part of Team Oshihen. Okay. Alam mo na yung tanong. Alam mo na yung tanong. What is the question? What's the question though? What? No, it comes with the name of our podcast. Oh. Kanino? Kay Andi. Nope. Yes or no? That's all. Ikaw muna tanungin ko. Ikaw muna tanungin ko, Enzo. Did you commit the letter O? I will be perfectly honest. Yes. Ooh, yikes. You committed the O to who? Yikes. Yikes. Yeah. First, I'll give reasoning. Kasi, first things first, big clue na to. Okay. She is studying to become one of the frontliners in what's happening right now. Alam niyo na agad kung sino yun sa... Tapos, like, sa sobrang... dedicated niya is that ano siya parang type from her performances, di ba, parang sa Team M2 concert or back then is like nag-practice sila or nag-concert na agad sila, tapos the next few hours is nag-exam siya. Yeah. That's crazy. And yeah, I will be perfectly honest to the captain. So, yeah. Captain, alis na ang... Yeah. Kasi she represents a lot of things that I kind of relate to. Especially yung frontliners, since parents ko are doctors. Oh, yeah, yeah. She's a student nurse right now. And in the future, I see her as a great nurse. So shout out sa'yo, Captain Alice. Shout out to Captain Alice talaga. You have your new crew. Tama ba, crew?
Yeah, I guess so. That you can say that. Kasi captain tapos crew. Yeah. So, ako... Wala makakagets niyan, Pianono. Oh, bakit may halong salt yun? So, ayaw ko kung ikaw, Reyler. Ano? I think wala ka namang ano eh. Nag-Oshi yun eh. Wala na eh. Wala na to eh. So, sure ka ba? Are you sure? Sige ka, sino ba inosyen mo? Sige, sino ba yung inosyen mo? Ay, ah, akala ko usapang kami Oshi. Actually, yeah. Oh, pero, ayun nga, wala akong inosyen. Wala na, wala na. Nice pa din, nice ones. Sige, so parang sa akin na yata babagsak to ah. Kanin, ako pala, oh, turn ko pala, langhiya. You brought this upon yourself. Masyadong malalim ang usapan. So, baka... That's what she said. Ay, nako. Aba, nire-reverse mo ako lang yaka, sige. It so, was either para... a reverse or a skip joke. Should have skipped. So, parang sa akin na mapupunta yung tanong dahil ako na lang hindi pa sumasagot sa tanong. Yeah. Oo nga, Andi kami Oshi. Ooh, shots fired! Papasagutin mo ba ako, hindi? Yeah, sorry. I'm gonna stop interrupting. From my point of view, the Jedi are evil. I have the high ground. Okay na ba ako? Wait, let Joe answer na. Yeah, let Joe answer. Did I commit the O? The answer yes. Is... Huwag mong papangunahan dito, walang hiya ka. Pag sinangunahan ni Reyler, dash kill. No, don't. The answer is... Yeah, boy! No! 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 The answer is yes. No! Yan na totoo na yes. I told you. You committed Oshihen. You are a traitor. No, it's joke. Not being a traitor. No, I'm just joking. Here is the reason, alright? You betrayed us, Anakin. You were supposed to destroy the Sith, not join them. Okay, ito yung reason na. Sayang. Okay, so... Yung original na Kami-Oshi ko, yung dalawang Kami-Oshi ko, yes, tama yung narinig nyo, dalawang Kami-Oshi, walang aangal dun. Ako, apat. Akala ko ba isa lang ang god? So bakit nang dami yung Kami-Oshi? Yung Shinto, there are multiple... Really, you're gonna have me go Shinto here. No, don't, please. Yung dalawang Kami-Oshi ko, they graduated. F's in the chat, boys. No, I mean... No, para sa akin, they're promoted to the next level of Eternal Kami-Oshi na tinatawag ng some fans. I have one. Yun yung nangyari, okay? Yun yung perfect explanation sinabi na ni Enzo, pinangunahan na ako, thank you. So, ayun na nga, I will say this on the video, ito sa video na to, I committed the letter O, the Oshien. But, our Oshieners. But, Babatter Coconut! My forever Kami Oshi will be Ash and Fate. Those will be inside in our hearts. Yung dalawang Kami Oshi na yun, si Fate at saka si Ash. Yun lang yung perfect. Yung sabi ko, paano pa ako apat? Hey, kasi literally, yeah, that's true. May kasabihan nga, okay lang maraming kami Oshi, unless na hanggang kaya mo i-support, go lang.
true. Like, hindi kayong half-hearted na support. You give them your full support. Yeah. Kasi na-expect din nila yun eh. Mm-hmm. For goodness sake, pumunta ako ng from Batangas, guys. Mula Batangas, Lipa, Batangas, hanggang sa Quezon. Para lang sa mga event ng MNL. Thank you, see. Yeah. Team South tayo, diba? Ito na ba yung tayo sa Cavite? Yeah. Kal- like team Calabar Zone. Yes. So, yung Calabar Zone. So, yeah. So, ayun lang. Doon na nagtatapos ng ating behind the scenes of Andy's Adventure 2. Pasensya na kung mayroong mga mura or mga unexpected na... Palat kasi ni Joe eh. Unexpected na marang mga shouting dahil... Galing, malapit na pala mag-May the 4th. Dahil sa nilalaro namin, since uno yung nilalaro namin, langiyaka! Boss! Wow, that baby rage though. You big baby. Diyan nga, may marinig ko yung mga ganito dahil naglalaro kami ng uno. Eh, alam niya may uno... Dos. Ay... Nakaka... Nakakaano ng friendship yan, nakakabuti sa friendship yan, yung uno. Nakakabuti ng friendship yan. Example ng buti. Katulad yung ginagawa sa akin ngayon eh, nakakabuti ng friendship yan. Sige lang, patuloy nilang yan. Okay. No, they didn't notice. So, if you want... Nagmamonalog si Joy. If you want to play this map, a download link of this map will be available on the description below. Download nyo tong Uno, and then laro kayo sa friends nyo ng Uno, Minecraft, and have a family friendship day. Why not? Sure. Family friendship, sure. Yeah. So yeah. So until next time, I'll see you in the next video. Goodbye.